flex ko lang yung aking ano ha. Ayan, ito yung aking Episcia. Ano nga ba yung pangalan nitong variety na to? Oh, chocolate soldier or flame. Ayan. Primas na siya mahigit dito. Ganun pa rin naman ang lago niya. Pero hindi man siya nababawasan. Ito nga may runner nga siya dito dati. Yun na nga yung sinahid ko nga dun sa pat na may lupa. Ikaso lang, humahangin, galaw ng galaw. So, wala, namatay din. So, ito na, mayroon na naman siyang bago. Oh, ayan, muslina. Ayan. So, ganito lang siya kalaki hanggang ngayon. Pero sana naman, naabot siya ng annual man lang. Magandang hapon sa lahat! Kumusta? Guys, let's go straight to the point kasi hapon na panay ang ambon dito kaya nagtago ako dito sa loob. Sana maliwanag, sana malinaw yung sinasabi ko. Kumusta again sa lahat? Ito pala yung ating topic ngayon guys, mga Episcia. Ito yung Episcia Cupreata. Ayan. Sabi ng iba, hindi raw ito fussy alagaan. Pero para sa akin lang ha, Diyos ko, napakasela nito. Diyos ko, napaka-hard to get nitong halaman na to. Hindi ko maintindihan. Binigyan mo na nga siya ng TLC. Parang ayaw pa rin niya. Basta, masela nito para sa akin. Hindi ito nagtatagal sa akin, itong halaman na to. Ito kasi, binigay lang sa akin ng kapitbahay ko. Actually, hindi naman talaga bigay. Kundi, ano lang, yung barter, binigyan niya ako dito. Tapos, binigyan ko rin siya ng emerald. Red emerald na philodendron. Mahirap itong alagaan, pero parang hindi ka makakatanggi na hindi mag-alaga nito kasi ang ganda niyang tingnan. Tingnan mo, napaka-gorgeous ng halaman na to. Oh. Kung talagang healthy ang pag-aalaga mo sa kanya, ang gaganda nito, ang gaganda kasi ng mga halaman niya nakasabit doon. Ayan guys, oh, lantad na lantad sa araw yung kanyang Episcia. Tamo maghapon yan, aarawan. Bakit ang lusog? O, di ba? Head turner itong halaman na to, di ba? Pagka malusog sila, eh ang dami, apat na paso. Sabi kong ganun, pahingi naman ako ng ganyan. So, binigyan ako. Nahiya naman ako. Binigyan ko rin siya ng aking emerald. Sa halip na ibenta ko yon, binigay ko naman sa kanya. Cuttings, pero ang dami na siyang aerial roots. So, sabi ko sa kanya, madali lang alagaan yun. Mas madali kaysa sa dito. Ayan. Ewan ko ba, padiba talaga itong halaman na ito. Hindi ko maintindihan eh. So, bagay may nabuhay ako doon. Mga ilang buwan pa lang yung 3 months. Sana hindi siya mawawala. Yun na lang yung natira. Kasi yung kulay green, wala na, namatay na. Ewan ko, ba't ganun sila? Doon sa, dito naman sa kabila, dito sa tabi ko, sa kapitbahay ko, ang dami niya noon. Tinanong ko siya, bakit namatay? Wala, bigla lang doon namatay mo sa kanya. So, diba, may mga halaman na perennial, may mga halaman na mga annuals. Ito kaya, baka monthly lang ito, or pag minalas-manalas tayo tulad ko. Weeks lang, wala na. Diba? Wala na, gone forever na siya. Kaya sabi ko, hindi ako susurrender. Talagang challenge ito sa akin kung paano ko sila alagaan, kung paano ko sila buhayin. So, kailangan pag-aralan natin kung paano sila mag-thrive. Kung saan banda, kasi na-try ko na dito sa harapan ko sa east, namatay niya yung green at natira pa yung red, sana hindi naman siya dumadami. Sa kapitbahay ko kasi dumadami yung kanya eh, lantad pa nga sa araw. So ito, pag nilantad mo sa araw, o baka naman dahil nandito kami sa tuktok, mainit dito, baka naman yun ang dahilan din. Pero basta, nakatago siya doon, nasa ilalim lang siya. So, marami siyang humidity na nakukuha kasi naka-grouping sila ng mga halaman. Yung African false hosta, yun, magkakatabi sila doon. Ito, yung isa nakahang, tapos yung hosta nasa baba. So, sana naman tatagal yun. Kaya naman ako, binigyan ako ng marami kasi sabi ko, gagawin ko kasing vertical. So, kailangan marami akong mga hangin plants para pang vertical. So, marami yung binigay niya sa akin. So, challenge ang pag-aalaga nito. Try na naman ako ng ibang way kung paano ko sila buhayin. So ito, ang dami niyang binigay sa akin. Ilan to? Ito ang lusog nito. Doon siya kumuha sa sapat na malusog. 5 din tong ano, may maliit na isa yung red, tapos 6 yung green. Ang dami niyang binigay sa akin. Sabi niya, buhayin mo yan. Kung sa bagay, basic lang naman ang mga kailangan nila, di ba? Parang katulad ng ibang mga halaman. Water, yung light,
yung sunlight, at saka yung mga fertilizer na ibibigay natin sa kanila, yun lang naman, di ba? Pero talagang nahirapan ako dito. Ang dami ko nang nabili dito, ang dami ko na rin napatay dito. Kaya, try pa rin ako nung try until I succeed. O, di ba? Huwag tayong subuko. Tayo ang boss. Boss must wins dito sa laban na to. So, mag-try uli ako, guys. Ayan. Ang sabi niya sa akin, itusok mo to. Ganun din ang ginawa ko. Tapos, tubigan. Tapos, huwag muna hanggang sa mag-dry. Ganun din naman ang ginawa ko eh. So, talaga sigurong hiyang-hiyangan din sa ano, sa mga nag-aalaga. Aywan ko lang ha, parang ganun din lang sa tingin ko eh. Kasi may mga alaga din ako dito na napakahirap din ng buhayin. Kasama na to. Yan. At saka, sabi niya, huwag mong basta-basta diligan. Siguro itong mga halaman na to galit sa mga mahilig magdilig. Kaya hindi sila nagtatribe kasi baka sobra-sobra yung tubig na binigay ko sa kanila. Baka nga ha. Dahil yun lang naman minsan ang dahilan. Tubig. Watering, yun lang. So, eto, magtatanim na naman uli ako nito. So, eto na nga guys. Itatanim na nga natin. At itong gagamitin kong ano, media, soilless siya. Four na ganitong kukupit. Tapos, kalahating perlite at kalahating vermicast. Yun lang. Yan. Para magaan siya. Kasi nga, ilagay ko nga ito sa vertical. Nakahang siyang ganyan. So, kailangan magaan. So, ayan. Nag-amend na ako ng sarili kong soil mixture or soilless. So, ito na yun. Yan. Grabe, kahirap nitong palakihin, guys. Kahirap nitong buhayin. Sabi niya, ilagay ko lang sa ibabaw. Ganun din naman ang ginawa ko. Nilagay ko lang sa ibabaw. Pero ito yung cuttings niya kasi. Ayan. Pero ilulubog ko muna ng konti dito. Submerge lang natin sila ng mga 1 minute. Yung dulo. Wow. Mukhang wala na, guys. Ginamit po. Yan. Ito yung fertilizer ko yun. Ubus na yung aking Hormix. So, nag-try na naman ako dito. Submerge natin for 1 minute yung pinagputulan. Okay. 60 seconds na. Itong ilubog natin. Tapos ito nakalutang. Itong parang ano niya. Parang itong node niya. Yun. Tama-tama lang siya na nakatouch sa soil. Huwag natin siyang ibaon. Kasi dito siya nag-uugat. Tsaka ayaw na ayaw niya ng masyado siyang napailalim sa lupa. So, gitna ko lang to. Pipress ko lang ng konti. Kunting press lang. Kailangan yung hindi sila nasasakal. Kailangan mayroon pang mahingahan. So, kunting press lang dito. Kung sa bagay, kahit nakapress naman itong ano, maganda naman ito eh. Dahil kukupit lang to eh. Yan. Irated to masyado at saka mas madaling makapasok yung hangin sa loob. So, yan lang. Yan din ang ginawa ko dati. So, ayan. Okay. One down. Yan ang payo niya sa akin. Huwag kong masyadong ilubog. So, parang nakapatong lang siya sa ano. Kasi may ugat na ito nung binigay niya sa akin. Ito. So, yan.
Grabe kasi ilan ang halaman na ito, guys. Sus Maria Josep, Diyos ko. Talagang padiva talaga siya ng husto. Inaalagaan na nga ng husto. Wala rin, mamamatay pa din siya. So, pasasaan ba't mahuhuli din natin ang kilitin nitong halaman na ito kung paano? O, diba? So, bagay. Bagay naman niya maging diva kasi ang ganda-ganda nitong halaman na ito, no? Ayan, talagang head turner siya. Katulad na ibang yung halaman, mga head turner, pero ito medyo mura lang. Pag napalago lang natin, pag naka... nakapabuhay tayo ng malusog, so masaya na tayo, o diba? So, pahiga lang natin yung node dito sa ibabaw ng kukupit. Tabulan din natin siya ng kunting kukupit sa ibabaw ng node, hindi lang dun sa ilalim, pati yung ibabaw. Tapos kung umangat siya, kailangan ipita natin sila. Lagyan natin ng clip para talagang naka-touch yung kanyang node dito sa kukupit. Sobra na ito sa 1 minute, guys. So, ayan. Ito ang ikli din ng putol niya. Ito na yung node niya. Nakalapot lang siyang ganyan. Ayan. Basta i-check natin kung nakaangat siya. Lagyan natin ng clip. Yung mga maliliit na ano, mga barbecue stick, yung mga maninipis. Ayan. So, naka-apat na ako. Tapos itong natira, ilagay ko siya dito. Ito kasi kailangan ano, mga lightweight na mga soil. So, soilless is lightweight. So, yun ang kailangan. Yung hindi mabigat, kailangan magaan lang pagka naka yung mga nakahang or ano. Yan, doon lang. Yun lang ang yun ang mas magandang gamitin para hindi siya mabigat. Kasi baka mamaya babagsak sa bigat. So, marami naman ngayong mga soilless na talaga mga lightweight. So, yun ang gagamitin natin. Ayan. So, ito gagamitin ko is loam soil. Loam soil. Tsaka, andyan yung kanyang mga amendments. Ayan. Oh, my God. Kalat. So, ayan. Pantay-pantayin natin. Pwede rin sa ano, sa sphagnum moss, sa dried sphagnum moss, kailangan laging wet. So, ayan. Ito yung dulo. Ilulubog ko siya ng konti. Tapos, higa ko siya. Ganyan. Tapos, tabunan natin yung cuttings, yung pinagkatan. Tapos, ilalatag natin siya na nakalapat yung mga node sa soil. At saka, kaya hindi siya pwedeng basain ng basain kasi ang ugat nito ang ninipis. Nagkakarot-rot siya. Kasi nga masyadong manipis. Tapos yung sa node, pag nakikita natin, dito sa ibabaw, patungan natin ng kunting lupa. Ayan. Doon sa node ha, kasi doon siya uugat eh. Ito, napaka-baby pa nito. Baka hindi ito mabuhay, pero try ko rin. Ang gustong-gusto ko sa halaman nito, guys, yung kanyang dahon. Napaka-soft. At saka velvety siya. Ang ganda-gandang hipuin. Yan. Ang lalambot. So, ang gawin natin dito, misting lang muna. Huwag natin silang basain na basain. Kunting mist lang doon sa may node na pinaglubungan natin. Huwag muna natin basain yan. Siguro mga 3 days. Basain natin to. Masyadong dry kasi yung ano, yung kukupit. Tama lang yung spray natin na tamang-tama na mabasa lang yung kanyang mga node. Ilagay muna natin ito sa lilim, huwag natin ilagay sa lantad. O kaya dito, basta yung hindi sila naabutan ng araw, yung kunting liwanag lang muna. Pagdating ng 5 days, pwede na silang
pasinaga natin ng araw sa umaga. Tapos, pag nakita natin na talagang nag-grow na sila, so, ilagay na natin doon sa lugar na gusto nila. Kailangan siguro ito eh, talagang maarawan siya. Pero, huwag muna ngayon. Pagka may nabuhay na sa kanya, may mga ano na siya, usbong. Ganun na lang muna. Basta, bantay-bantayan natin. Pag sa tingin natin na minyo na lanta, at tuloy-tuloy ang paglanta, naku, goodbye na lang. So, ito kailangan nag-check ito lagi. Na hindi sila natutuyuan din ng husto. Kasi pag natutuyo din, madali din na ano yung ugat nila. Hi guys! 9 days from propagation date, July 7. Ito na sila ngayon. Ito yung nakalagay sa apat na pots. Ayan. So far, so good. Hindi sila nagdudroop. Ayan o. Parang mabubuhay na nga naman sila. Ayan pa o. Ayan. Okay sila. At itong mga nasa shallow na lalagyan. Ayan. Okay din. Maliban dito sa isang ito, sabi ko baby pa ito, baka hindi siya mag-survive. Okay lang. So, ito pa. Okay din siya. Ito okay. Meron isang nalantang dahon. Okay din to. Ayan. Ayan. Nag-miss ako sa kanila everyday, lalo na itong sa shallow na lalagyan kasi natutuyo sila kaagad. So, everyday ako nag-miss sa kanila. Tama-tama lang mababasa. Lalo na yung kanila mga notes. So, dito naman every other day. Kasi itong kukupit kasi, nag-hold siya ng moisture. So, hindi kailangan ng daily. So, ngayon, pwede ko na silang ilipat bukas doon sa location kung saan sila makakukuha ng mataas na humidity. Kasi gustong-gusto nito ng humid. Okay. So, yun lang muna may share ko sa inyo ngayon, guys. At maraming salamat sa panonood, sa pakinig at sa oras. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. At please subscribe, like, and comments. And please bell all. See you next time, guys. Ingat!